Mark 24. Nagulat ako nang may mga kamay na biglang pumigil sa pagsara ng elevator. At nang tuluyang itong bumukas, ay tumambad sa aking harapan si Mr. Soliman na ikinanlaki ng aking mga mata. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang tuksido. Nang tuluyan niyang iangat ang kanyang paningin, ay baka sa kanyang ekspresyon ang labis na pagkagulat. "Oh damn," untag niya. Kahit ako ay nagulat at tiningnan ang kabuuan ng elevator, maging siya'y sinuri ang kabuuan nito, na tila iniisip kung nagkamali ba siya ng pinasukan o ano. Napapikit ako dahil sa nagawang pagmamadali ay nakagawa patuloy ako ng kapalpakan. Sa aming dalawa, ako ang naligaw. Isang eksklusibong elevator pala ang napasukan ko. Mr. Soliman do not allow his employees to use his elevator, even his men and Mr. Samson. Siya yung tipo ng taong madamot sa mga bagay na pag-aari niya. Ang para sa kanya ay dapat sa kanya lang. "I'm sorry sir, lilipat na lang ho ako." Wika ko habang ang uli na kayukot hindi makatingin sa kanya ng diretso. "It's okay, we're late. We should hurry." Wika niya nang pumasok at siya na ang nagsara. Humakbang ako paatras at isiniksik ang sarili sa gilid, sa kanyang likuran. Nang lumingalinga siya at tumingin sa likod ay napayuko ako. "What are you doing?" Tanong niya na kinataas ng aking ulo. "Standing?" Sagot ko na kinasalubong ng kanyang mga kilay. "Miss Ramirez, do I have a virus for you to keep off?" Sa tono ng kanyang salita ay parang nainsulto ko siya. "No sir," agad kong pagtugon. "So what do you think you're doing?" "Sir?" Napapikit na siya. Kahit siya ay nakaramdam sa mabagal na pagproseso ng aking utak. Humarap lamang siya sa tapat ng pintuan ng elevator. Niluwagan niya ang pagkakatali ng suot na necktie sa kanyang leeg. At napansin ko ang pagtaas at baba ng kanyang mga balikat. "Miss Ramirez, lumapit ka, tabihan mo ko. Tagalog na yon at baka hindi mo pa maintindihan." Maotoridad niyang utos. "Yes, sir." Hindi ko napigilang mautal at mukhang natuyuan pa yata ko ng laway. Nang makita kong nasa third floor na kami, ay binuksan ko ang suot kong shoulder bag para kunin ang susi ng aking sasakyan. Ngunit nang hindi ko makita ang susi, ay halos halungkatin ko na ang loob ng bag ko bago ko kinapa ang suot kong maong pants kung doon ko ba nilagay iyon. "Sa akin ka na sumabay, iisa lang naman ang pupuntahan natin." "Sir? Ano ka ba talaga? Nagbibingi-bingihan?" Kababakasan ngayon ng pagkainis. "Yes, sir," sagot ko. "What? I mean, babalik na lang ho ako sa taas pagkababa niyo ho." Umarap ako sa tapat ng pinto ng elevator dahil hindi ko na naman matingnan ang magkasalubong niyang mga kilay. Hindi dahil sa nabibigatan ako rito, hindi nagugupuhan. "My God, Sandra, you're making yourself insane. Baliw. You choose. Sasabay ka sa akin o ikukulong kita rito kasama ko para hindi na tayo makadalo sa event ng mga bata." Dahil sa kanyang sinabi, ay mabilis akong napabaling sa kanya dahil sa gulat. "Sir? Miss Ramirez." Pagdiin niya sa pangalan ko, na mukhang kaunti na lang isasabog na siya. "If you keep saying sir, I will kiss you." Seryoso niyang banta na ikinabilis ang tibok ng puso ko. Nagawa ko pang mapalunok ng sariling laway. Sasabay na ako sa inyo. Pagtalima ko at nang bumukas ang elevator ay mabilis akong lumabas. Dahil sa biglang pag-init ng aking magkabilang pisngi, hindi ko na siya hinintay at tuloy-tuloy ako sa paglalakad. Pinapakinggan ko na lang ang tunog ng kanyang sapatos sa sinyales
na nakasunod lang siya sa likod ko. Ngunit nang huminto ang tunog nito, ay napaharap ako sa aking likod at nakatayo si Mr. Suleiman sa ikatlong sasakyan mula sa sasakyan ko saan ako nakatayo. "Where do you think you're going?" tanong niya. Kababakasan ng ekspresyon ng kanyang mukha ang magkahalong inis at tawa. Hindi niya alam kung may inis ba siya o tatawa na lang. Sabi ko nga ho, at naglakad ako patungo sa kanya. "Ano ba itong nangyayari sa akin?" Tumungo ako sa pinto na nasa likod ng buksan niya ang pinto ng driver seat at pumasok. Pumasok na rin ako. Hinintay kong buhay niya ang engine. Ngunit nang wala pa, ay napatingin ako sa harap at sinilip siya sa rearview mirror at doon ay nagkasalubong ang tingin naming dalawa. "What do you think you're doing again, Ms. Ramirez?" Pinuroseso ulit ng utak ko ng tanong niya. "Sitting? Dumb! You're making me crazy!" Mahinang asik niya na narinig ko naman. "Gagawin mo ba akong driver mo?" Sa pagkakataong ito, ay binalingan niya ako sa likod. "Ho?" agad kong sagot. "So why are you sitting there?" Kaagad ko namang naintindihan ang dapat niyang sabihin. Nagmadali akong bumaba at lumipat sa passenger seat. Hindi na lang ako umimik pa hanggang sa maniobrahin niya ang sasakyan. Buong biyahe ay tahimik lamang ako. Napapansin ko rin na sinusuyupan niya ako paminsan-minsan. Pero kahit ganoon, ay hindi ko sinubukan balingan siya ng tingin. I don't know. Pero bakit nawawala ko sa katinoan tuwing nakakasama ko siya? O sadyang siya itong hindi ako dinediretsa agad? Nang pumasok na kami sa loob ng school at pinarada ang sasakyan sa malawak na parking lot ng paaralan, ay binuksan ko ang pinto at lakad-tagpong papuntang auditorium kung saan nagaganap na ngayon ang event ng mga bata. Hindi ko na hinintay pa si Mr. Suleiman dahil sa nagawa naming biyahe ay halos isa at kalahati na kaming late. Habang papalapit sa malaking auditorium, ay naririnig ko na ang ingay na nanggagaling sa loob. Mga sigawan at ingay na nanggagaling sa malaking speaker. Pagkapasok sa loob ay sumalubong sa akin ang maraming tao na halos punuin ang loob ng auditorium. Para sa buong elementary level pa lang ang event na ito. Dahil doon ko lang napansin ang mga batang may malalaki ang agwat at tangkad kumpara sa isang kinder lang. May color-coded din ang lahat at nagsisimula na ng mga palaro. Iniikot ko ang aking paningin para hanapin ang mga anak ko. Sabi sa akin ni Harold noong isang araw, ay kulay rosas daw ang kulay ng grupong magiging pangkat namin. Napansin ko sa aking peripheral vision ang paghabol ni Mr. Suleiman. Nakatayo na siya sa tabi ko at ngayon iniikot na din ang paningin sa buong lugar. Pakalat-kalat naman ang mga taong may kulay rosas na suot. Kaya nang matuntun ko sa ibang bahagi, sa gilid noon inakita ko sina Harold at Hera na nakaupo sa tabi habang inaalo ng isang babae at ni Harold si Hera na ngayon ay umiiyak na. Kinilabit ko si Mr. Suleiman at tinuro ko kung nasa ang bahagi ang mga anak namin. Tumakbo ako. Nang makita ako ni Harold, ay lumiwanag ang mukha niya. "Mami!" Sigaw niya nang tumayo siya. Naitaas ni Hera ang kanyang ulo at napabaling naman sa amin ang babaeng umaalo sa bata. "Mami Astrid! Daddy!" Sigaw rin ni Hera. Sabay na tumayo ang mga bata at mabilis akong sinunggaban ng yakap ng tuluyang makalapit. Niyakap po silang pareho. Kumawala sa akin si Hera at tumakbo patungo kay Mr. Suleiman na nakatayo na sa likuran ko at niyakap ang kanyang ama. "Daddy!" Sa halip na tumahan si Hera ay lalo pa siyang umiyak. Nagawa siyang buhati ng kanyang ama. "Mommy, we thought you weren't going.
wika ni Harold na may malawak na ngiti. We promise and we're sorry because we are late. Sinuklay ko ang buhok ng aking anak. Don't worry, Mommy. The important is that you are here. Niyakap niya akong muli. Hey, why are you still crying? Paglapit namin kay Hera na buhat-buhat ng kanyang ama. I'm just happy that you two are here, Mommy Astrid. Daddy didn't break his promise to me. Sagot ng bata. Nagkatinginan kami ni Mr. Soliman. Mr. and Mrs. Soliman, here's your t-shirts. Paglapit sa amin ng babaeng umaalo kanina kay Hera. Ngunit ang sinabi niya ay ang aking kinagulat. Miss, gusto kong ulitin niya ang tinawag niya sa amin at baka nabingi ako. Your t-shirt, ma'am. Itinaas pa niya sa akin ang t-shirts pero hindi iyon ang ibig kong ulitin niya. When you... Thank you, miss. But why pink? Is there no other color? Napabaling ang atensyon namin kay Mr. Soliman. That's the color of your team, sir. Sagot ng babae. Iniikot ni Mr. Soliman ang tingin sa loob ng auditorium. Kung saan kulang na lang ay mabingi ka sa mga sumisigaw. If that's so, we want to switch team. Hindi lang iyon simpleng sabi, kundi dinidiktahan niya ang babae. We can't, Mr. Soliman. All the teams are complete and organized. We only follow what is on the list of teams. Ang mga anak niyo mismong nakabunot ng kulay niya nung isang araw na pinabunot namin sila. At alam iyon ng mga bata. Pagpapaliwanag ng babae na kung titingnan mo ay siyang organizer nitong event. Wala akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Hindi dahil sa kulay na nirereklamo ni Mr. Soliman, kundi sa punto na gusto kong klaruhin, ngunit hindi nabigyan ng pansin. Okay, fine. Give it to me. Binigay na nga ng babae ang damit at nagpaalam na dahil marami pa siyang gagawin. Wala na akong magawa kundi ang magpasalamat. Pagkalabas ko sa comfort room, suot-suot ang kulay rosas na t-shirt, ay nagkalingunan kami ni Mr. Soliman kung saan kakalabas lang din niya sa comfort room ng mga lalaki. Bagay na bagay sa kanya ang kulay rosas na damit dahil nangingibabaw ang kremang puting kulay ng kanyang balat. Sabay rin kaming napaharap sa mga anak namin na ngayon ay kapwa nakangiti na habang hinihintay kami sa tapat ng comfort room. Inilahad ko ang aking kamay kay Harold na kaagad namang tumakbo papunta sa akin at inaabot ang kamay ko. Samantalang si Hera naman ay tumakbo patungo sa kanyang ama at hinawakan ang kamay ni Mr. Soliman. Nauna kaming naglakad papalabas ng pasilyo nang hinilan ni Hera ang daddy niya at sumabay sa amin. Naghawakan ng mga kamay ang mga bata at nagtatalon habang hawak din namin ang magkakabilang mga kamay nila. Great! Ngayon ay mukha na kaming isang kumpleto at masayang pamilya. Middle age. Pagkarating sa auditorium, ay nilapitan kami ng woman na may parehong kulay ng aming damit. Pwede ba kayong sumali sa sacris? Limang pamilyang kailangan eh. Pagod na kasi ang iba sa ating mga katim. Nakangiti niyang hiling sa amin. What? Sa... Yes! Yes! Sigaw ng mga bata na ikinaputol ng dapat sasabihin ni Mr. Soliman. Let's go, Daddy! Hinila ni Hera ang kanyang ama, kaya hinila rin ako ni Harold. Okay, guys. Kumpleto ng limang pamilyang representative sa larong ito. Anunsyo ng middle-aged woman. Napatingin naman ang lahat sa amin na naliligo na ng sarili nilang mga pawis at ang iba ay tila natuyuan na. Napatingin tuloy ako sa tatlo kong kasama. Nakagaya ko ay fresh pa rin kung tingnan. Bahagya tuloy akong nahiya. Ngumiti silang lahat sa amin kaya ngumiti na rin ako sa kanila. Pagkarating namin sa grupo ay nagpakilala silang lahat isa-isa at kung sinong anak nila at ilan sila sa pamilya na naroroon.
Hindi ko na matandaan pa dahil sa marami rin sila. I'm Sheila. This is my husband, Baron. And my two daughters. Samantha is on her 5th grade and Celine is on her 3rd grade. And we are Dizon family. Pakilala ng huling pamilyang nagpakilala sa amin. Nice to meet you, Sheila, and your family. Nagkamayan kaming dalawa bago ko naman inilahad sa kanyang asawa ang kamay ko. At kami naman ngayon ang nagkamayan. Muli ay tiningnan ko si Mr. Suleiman na tamad na tamad na sa pakikipagkamayan. Inilahad na lang niya ang kanyang kamay. Ni walang tango o ngiti kaya napailing na lang ako. Buti na lang ay mukhang mababait naman itong mga katim namin. Dahil kung hindi, kanina pa siya binugbog ng mga kalalakihan dito dahil sa kawalan niya ng modo. Tapos na kami magpakilala rito, kayo naman. Para naman kahit papaano ay makilala namin kayo. Sa sobrang dami natin dito, kahit papaano alam natin ang bawat surname ng bawat pamilya rito. Pagwiwika ng middle-aged woman, kanina sa natatandaan ko ay Perez ang apelyido. I'm Astrid. This is my Benedict. Tumingin ako kay Mr. Suleiman. Ngunit nang wala siyang balak magpakilala, ay ako na lamang ang gumawa. And he's Mr. Suleiman. And his daughter's name is Celestine. Our children are both kinder. Ngumiti ako nang ibahagi ni Hera ang kanyang matamis na ngiti sa lahat at nagawa pang kamayan ang mga ito. Buti pa ang bata may sense of pakikisama. You're not a family? Gulat na tanong ng isa sa kanila. Umiling ako at alangan ni ngumiti. Our children are classmates and both have no partners, that's why we decided to be in one family. Sagot ko sa kanila. We thought your family, kasi hindi lang kayo bagay, kundi ang mga anak nyo ay sobrang cute at tila kambal kung titingnan. Pagsingit naman ng isa pang ina, alanganin akong tumawa. Ayun nga rin ho ang sabi ng ilan, na magkahabig daw ang dalawang bata, pero hindi ho taga kami pamilya. I thought we gonna play. Why everyone still be modeling? Pagtaas ng kilay ni Mr. Suleiman. Nanahimik naman ang lahat dahil sa sinabi niya. Lahat sila ay tumingin sa kanya. At tila ako nakaramdam ng pag-aasiwa. Tumawa ako. Pasensya na kayo. Ganyang taga si Mr. Suleiman. Mainipin. Kaya iniwan ng asawa eh. Pagdadahilan ko. What? Baling niya sa akin. Team Pink, ready na po ba mga representatives? Kung ready na, magsitungo na ho kayo sa respective area nyo dahil magsisimula na tayo. Pagpalakpak ng isang babaeng lumapit sa amin na mayroong nakasabit na whistle sa kanyang leeg. Ayun! Start na tayo! Sigaw ng isa sa team namin na isang ama at doon nagsibulagan na ang lahat. Miss Astrid, nasa ikatlo kayong pwesto ha? Hintay nyo lang niabot sa inyo ng Pamilya Hernandez ang kulay pink na flag. Pagkatapos ay magsimula na kayong tumalon patungo sa mga Bruce family upang ibigay nyo sa kanila ang flag. At tuloy-tuloy na hanggang sa matusok ng huling pamilya sa malaking foam na nasa dulo. Mahabang paliwanag sa akin ng middle-aged pa rin na babae. Tumango-tango lang ako sa kanya. Nang tumungo na nga kami sa aming pwesto pagkatapos noon. Ma'am and sir, dahil maliit ang mga anak nyo, pwede nyo silang pasinin sa likod nyo. Malaki ho kasi ang sako. Pero wag po muna ngayon. Hintayin nyo muna ang mga kakampi nyo na iabot sa inyo ang flag bago nyo i-backride ang mga bata. Paliwanag ng babae na kaninang may kwintas sa whistle sa kanyang leeg. Nang puntahan niya kami at bigyan ng instruction. Sige ho, salamat. Pagtugon ko sa kanya. Aalis na sana siya nang tinawag siya ni Mr. Suleiman. Sir? Tugon ng babae. Malinis ba tong sako? Natawa ang babae sa kanyang tanong. Why are you laughing? Seryoso niyang turan na ikinatikom ng bibig nito.
Sorry, sir. Of course po. Bago po yun gamitin para rito ay nilabhan muna po namin bago tahiin. Sagot na lang niya. Good. Pwede ka nang umalis. Halos napanganga ako sa ugaling ipinakita ni Mr. Soliman. Dinala niya ang pagiging bossy niya rito. Nang ibaba ko ang tingin sa mga bata, ay nakatingala lang ang mga ito sa kanya. Suplado? Paano kaya mag-i-enjoy ang mga batang ito kung ganito kasuplado ang kasama nila? Don't stare at me like that, kids. Untag niya na ikinababa ng kanilang mga tingin. Kagaya nga ng sinabi ng babae, ay mabilis naming pinasan ang mga bata na malapit na ang Pamaya Galindez sa kanapopestohan namin. Si Mr. Suleiman na ang pumasan kay Harold at ako naman kay Hera. Halos magsihiyawan ang lahat sa pag-cheer up sa kanya-kanyang team. Harold anak, you are the one who will get the flag. Utos ko sa anak ko. Yes, Mama. Tugon ng anak ko. How about me, Mommy Astrid? Tanong ni Hera. You will be the one who gives the go signal. Copy. Si Hera. And Daddy will jump higher. Puno ng pananabik na si go ni Hera. I didn't expect that I will suffer for this situation. Iiling-iling na wika ni Mr. Suleiman na ikinahigik ng mga bata. Laugh at me, kids. Puno ng sarkasmo niyang turan na ikinapigil tawa ko. Mommy Astrid and Dad, be ready. Sigaw ni Hera. Hold tight, kids. Si Mr. Suleiman. Mahigpit kong hinawakan ang sako at gayon din si Mr. Suleiman. Kahit wala pang nangyayari ay parang gusto ko ng matawa. Hindi ko akalaing mapapalaro namin ng ganito si Mr. Suleiman. Kung makikita lang ito ng mga employee niya, panigurado nang mapapanganga na lang sila. Here! Sigaw na kung sino sa likod namin na napansin kong sa gilid ng aking paningin na kinuha naman ni Harold. Go! Pagkatapos isigaw ni Hera iyon, ay nagbigay naman ako ng signal kung kailan lulundag o kailan hindi. Napakagaling sa instruction ni Mr. Suleiman na kahit first time niya itong ginawa o nilaro, ay tila sa ulado niya ang taktika ng laro. Nang muntikan na akong matumba dahil sa nagkamali ako ng lundag, ay may humawak ng bewang ko para hindi tuluyang matumba. Mr. Suleiman reached my wrist and pulled to him closer. Yehey, that's my daddy! Natutuwang sigaw ni Hera na nakasakay mula sa aking likod. At dahil din sa pangyayaring iyon, ay napahinto kami sandali. Tumingala ako kay Mr. Suleiman na ngayon inakatingin na sa akin. Thank you. Usal ko ng pasasalamat. Let's go. We need to win in this game for kids. Ika niya na ikinahiyaw ng mga bata sa likod namin dahil sa narinig. Go Suleiman family! Pag-cheer up ni Hera na ikinapula ng pisngi ko dahil sa ginawang pagngiti ni Mr. Suleiman na isinigaw ng bata. What is it now? Pagkatapos niya magsuplado kanina, ngayon inatutuwa na siya. Napaka-bipolar na tao ni Mr. Suleiman. Sa true lang. Nang iabot namin sa Pamilya Bros ang pink na flag, ay binaba namin ang dalawa at magkasabay na naupo dahil sa pagod. Nagdiriwang naman ang mga bata at walang humpay sa kasisigaw ng we did it. Samantalang pareho kaming hingal na hingal ni Mr. Suleiman at nang magkatinginan sa isa't isa, ay pareho na lang ding natawa at napailing na din siya. Lumapit ang mga team namin sa amin upang tuluyan kaming tumayo at kaagad din kaming binati kahit hindi pa tapos ang laro. Sa huli, ay nanalo ang blue team at nakakuha lamang kami ng ikalawang pwesto sa laro at marami pang laro ang sinalihan namin pagkatapos. Halos hindi ako makapaniwala na si Mr. Suleiman na mismo ang nagvo-volunteer na ang pamilya namin ang magpe-present sa mga sumusunod na laro na ikinatuwa naman ng mga bata.
Kahit bago o hindi pamayor sa kanya ang laro, ay go lamang siya. Ang naririnig kong sinasabi niya sa tuwing ginagawa iyon ay para sa mga bata. Napakasimple lamang ng salitang iyon, pero nakakaantig ng puso, kaya hindi ko mapigilang matuwa sa kanya. Isa lamang ang ibig sabihin niyon, na ginagawa niya ito para sa mga bata. Halos nagkakatuwaan na rin sila ng mga ama na nasa team namin. Kapag nakikipag-apiran ng iba'y dinadaluhan din naman niya at tinatanguan. Nang maglaro kami ng trip to Jerusalem, ay halos napapasikdo na lang ang puso ko't nag-iinit ang magkabila kong pisngi. Ito kasi ang laro kung saan magkahawak kamay ang dalawang partner at hihigitin na lang kapag huminto ang tugtugin at ipapaupo sa hitan ng kung sinong nakaunang makaupo. Noong unang makaupo ako sa kanyang mga hita, ay nakaramdam ako ng pagkaasiwa at lalo pang lumala sa mga sumunod. Ayos lang sana kung ako ang maunang nakaupo at siyang uupo sa mga hita ko. Pero hindi may iwasan ang una siyang mapaupo sa upuan. Napapansin ko na ring namumulang mga tenga niya. Kung minsan naman, ay hindi na niya mapigilan ang sariling mapamura, lalo na kung tumatama ang pang-upo ko sa kanyang mga hita. Hindi ko lamang iyon pinapansin. Kahit na alam ko sa sarili ko kung bakit bigla-bigla na lang siyang magmura. Maging ako ay ramdam ko iyon. Hanggang sa napagtalo na lang kami. Damn! Why did I volunteer on that game? Bulong niya na aking narinig. Daddy, where are you going? Tanong ni Hera na makitang papaalis ang kanyang ama. Tumingin siya sa akin at kaagad ding umiwas. I'm going to pee. Sagot niya sa anak at nagmamadaling umalis. Buti na nga lang ay umalis na siya. Kung hindi, ay baka wala na akong mukhang may harap pa kung makikita pa niya itong nagiinit kong mukha. At dito na po nagtatapos ang part 24 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.